Morning guys, so panibagong video na naman tayo. So ang gagawin ko ngayon ay mag-restore ako ng sasakyan. So pupunta ako ng LTO. Kadadrop ko lang ni boss dito sa office ngayon. So babalik ako sa Las Piñas kung pupunta. Doon ako magpa-restore kasi mas mabilis doon. Lalo na may kakilala ako doon sa loob. Kaya napakabilis lang doon, siguro mga isang oras lang. Kasama na yung emission test sa insurance. Yun guys, samahan nyo ako, pupunta na ako doon. Yung office namin nandito sa Pasig, so malayo, pabalik ako ng Las Piñas. Yun guys, aalis na ako. Antabayanan nyo na lang guys. Medyo madilim dito kasi ito yung parking namin. One hour later. Ayan guys, nandito na tayo sa LTO. Isa lang, punuan. What? Ikot muna tayo ng ikot nito. Mag-aantay kung mayroong bakante. Yan ang problema dito sa LTO. Pag medyo tanghali ka na. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-parking nito. Ayun, may lumabas na. Ginagawa mo. Ayay. Mayroon na palang nakaabang. Ikot muna tayo ng ikot. May mga lumalabas naman yung mga natatapos na. Ang dami naming umiikot eh. Maganda talaga dito, pupunta ko sa LTO yung maaga pa. Kahit mga alas 7. Ngayon ang oras ngayon, alas 9 na eh. Buti na lang may contact ako dito at kinuha na niya yung rehistro ko at asikasuhin na niya yung sa insurance. 2,000 years later. Ayun guys, tapos na yung emission test natin. Dito lang ako nagpa-emission sa labas kasi ang haba din ng pila sa loob mismo ng LTO. So ngayon babalik na ako doon sa loob ng LTO para magbayad na tayo sa sa kasir na tayo, babayad na ka tayo ng sa renewal registro. One eternity later. Yun guys, may problema ako sa LTO, hindi ako makapag-renew. Oh no! Dahil may huli pala ako. What? Sa MMDA. Hindi ko alam to kung saan banda to, malamang siguro sa EDSA siguro to. Kaya hindi ako makapag-renew. So, kailangan ko munang bayaran yung violation ko doon sa MMDA. Yan ang problema ngayon guys, ang dami ng kamera. Hindi ka talaga makakalasot pag may violation ka. Huli ka talaga. Hindi totoo yan. Kaya sa mga driver dyan, ingat-ingat din kayo. Buti na lang, isa lang violation ko ngayon. Dati, nakatatlo talaga ako. Ang mahirap dyan, pag sa loob ng isang taon, ang violation mo ay tatlo, kailangan mag-seminar ka talaga. What? Buti na lang dati, sa 2018, dalawa. Yung isa sa 2019 na. So, hindi ako nakapag-seminar. Pero pag-registro ako, binayaran ko lang yung violation ko. Tapos, yun, nakapag-registro na ako. Yan ang mahirap dito sa Manila. Kahit saan ka pupunta ngayon, mga LGUs, mayroon ng mga kamera. So guys, pupunta na ako ng MMDA ngayon. So abangan nyo lang kung magkano yung violation natin ngayon. Hindi ko alam kung magkano eh. 1 hour later. Ako guys, kailangan pa pala ng authorization ni boss. Nandito na ako sa MMDA ngayon. Oh no! So, kailangan pa ng Xerox copy ng owner at saka authorization letter at saka Xerox ng ID ko. Ganun kahasil kapag may huli. Kaya pupuntahan ko muna yung boss ko ngayon sa opisina para ma-provide ko yung requirements ng MMDA. 1 eternity later. So yun guys, nakakuha na ako ng authorization letter. Babalik na ako sa MMDA. Guys, nandito tayo ulit sa MMDA. Papasok na tayo.
problema pa naman dito, parking. Sa LTO kanina, problema parking. Hanggang dito na naman sa NTE, problema din parking. Haba ng pila. Number ko ay 200 pang 203. So 167 pa lang ngayon. Dami tao. Grabe dami. Ayan guys, tapos na tayo magbayad. May certificate na tayo. Ayan guys, punta na tayo sa sakyan natin. May certificate na tayo. Clearance certificate. Kaso lang, hindi ko na kayang bumalik sa LTO ngayon. So, bukas ko na tatapusin to. Bayad na lang ako lang nito sa LTO. So yun, abangan niyo guys. Bye-bye. 2,000 years later. Hello guys, ngayon ay babalik tayo ng LTO. Dahil hindi ko natapos kahapon. Dahil tapos na sa oras. Kaya ngayon ko tatapusin yung sa LTO. Hindi ako nakaalis ng maaga dahil may lakad pa si boss. So guys, nandito tayo ulit sa LTO ngayon, Las Piñas. So diretso na ako sa kasir dahil tapos na to kahapon. Bayad na lang ako lang dito kahapon. 660 po. 660. Sa aming papeles, pakihulog na lang po sa basket. Ha? May pang motor po dyan, may pang kotse. Yung po sa tamang basket niya ilagay. Okay, sir, huwag na natin. Huwag kailangan yung papel. Pabayad lang, sir, kailangan natin. 660. So guys, natapos din natin bayaran yung renewal. So, share ko sa inyo kung magkano yung lahat yung nagagastos. Okay? So yun guys, mayroon na tayong listahan, no, kung magkano yung ginastos natin sa pag-renew ng high-ace. So sa renewal, 2,340. Insurance, 1,250. Sa emission, 500. So nabayad pa ako ng stencil, 100. So yun lahat. So ang total niya ay 4,190. So yun ang nagastos lahat sa pag-renew ng high-ace Toyota high-ace. So yun lang ang share ko sa inyo guys, para may idea din kayo kung magkano ang gastos kapag nag-renew ng sasakyan. Magkaiba rin yun yung mga kotse lang, maliliit. Mas mura yun. Fortuner at saka ito, halos magkaparehas lang ang gastos nila. So yun lang guys. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pag-subscribe naman at pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga sunod na video. Maraming salamat guys! Babu!